ali yung phone. Ayan, ayan. Morning! Julius. Parang kanina. Dito tayo. Kernel Bamboo na dito. Kasi Bamboo. Opo sir, ready na sir. Yung pambamboo, ready na. Kernel Bamboo na dito. Kernel Criminal mind eh. Opo sir. Criminal intent. Criminal intent eh. Opo sir. Nakita ko winasiwas siya. Gusto niya ba idunggol yung ano eh. Yung... Bakit? Ano nga sa isip mo? Kailan ka huling tumira? Ano naisip mo? Paano kung namatay yung poser natin? Halimbawa. Sa bahay pa po sila eh. Sa bahay talaga eh. Ibabangga niya pa sa papasalubong na truck I'm going to go to the house. Binawasiwas mo para maulog siya.
Tapos ang masakit ito, dayo lang sa Maynila. Yes, sir. Yes, sir. Dayo lang po niya, sir. Dumaan lang sa atin, sir. Dumaan lang. Dumadaan lang kayo sa Maynila, sa bahay pa kayo. Nakikiraan lang sila. Wala kayong puwang dito sa Maynila. Pagkaganyan ang ugali. Gumawa pa ng iskandalo yun, sir. Hindi agad bumaba na sa sakit. Nagkaroon pa ng iskandalo. Wala namang baril. So, mahigit na sana, sir. May baril. Para na, nakita niya yung hinahanap niya. Bakit ka tumakbo? Masama yung tinitira mo, ha? Tamang hinalama, ha? Di ba? Sir, yung imposter sa atin nasa likod sir. Ay, to be enforced. Buka daw, buka. Bata pa. 21 years old, sir. Kakatayin mo na. Sumendo ka na ba? Wala pa. Kita mo? Kaya nakauli sumahod? September. O eh, November na. Di wala pa sahod ng October 2. Ganyan ang sakripisyo ng mga yan. Kasi J.O. lang sila eh. Jump order lang itong mga ito eh. Yes, sir. Ganyan ang sakripisyo nila. Lalo ngayon. Araw-araw, traffic sa Maynila. Kala nang magpapasok. Lahat ng mura, pinapaligo ng mga ito. Sinusumpa na nga ito sa Facebook yung mga MDPP. At nakikiraan lang sa atin, sir. Dahil nga sa tindi ng traffic, hindi ma-resolve ng mga MDPP. Dala ng volume ng sakyan. Ngayon, sasawatayin ka lang. Ilalagay mo pa sa langanin yung buhay. Hindi mong bata, oh. Parang anak ko lang eh. Diba no? 21? Kasi parang anak ko nga lang. Para ko rin. Sir, hindi naman magpagta mo kay Mayor. Mayor, hindi naman. Oh, look at it. Siyempre, isa-save niya buhay niya eh. Eh, tingnan mo. Oo. The longest na to. Paano ngayon? Mas masakit ang ulo. Sir, ang daming umapon dito. Talagang tumakbo to, sir. Hindi na, na-check natin sa drug net natin sa Taliban. Makakakakas pa kung doon. Buti na yung mga boss natin sa naka-preposition na gano'n sa Taliban. Sir, ito po yung mga nakahuli natin, mga minasin. Bino, nagpaganyo na. Katawan na po namin. Sir, nasa bigo, sir. Hindi naman, sir. Pero, maingat po, sir. Sir, si Sergeant Nick, si Corporal Nick daw, sir, hinarap niya yung katawan niya habang manchak. Kasi ayaw lumabas po, sir. Gumawa ng skandalo talaga ito, eh. At tagal ito sa loob ng sasakyan, eh. Eh, mga police natin, sir, napilitang ibarite yung katawan nila sa harap ng sasakyan. Viral ka ngayon, eh. Sikat ka ngayon sa Facebook. Papuntay mo sa akin ito nung sa Lunes. Oh, yes, sir. Yes, sir. Mag-ingat ka. Salamat ka sa Diyos. Nag-tas ka na. Tama mo sa Lunes, sir. Bukas, sir, na inquest na natin ito, sir. I-inquest na natin ito, sir. Mali na rin sa sir. Taksong kaso ito, sir. Ang mga parang. Lip-lip dito. Ano pong plano natin? Eh, kakasuhan siya. Apo. Yung po sa enforcer. Kakasuhan natin. Eh, secret. Ang mga mabubuti, ginagantin pa lang. Sa message naman po natin dun sa mga motoristang dumaraan sa Manila. Eh, ako naman po, nakikiusap sa inyo, huwag kayo tutulad dito. Ang traffic ko, nakapagbibigay ng init ng ulo. Ang traffic ko ay sa Maynila at sa Metro Manila. Ang pamalang lungsod ng Maynila, nagsasaayos naman. Maaaring hindi sapat ang pagsasaayos ng aming mga
MTPB at mga kapulisyan, dala ng volume ng sasakyan, dala ng mga pagawaing bayan sa kalsada, o dala ng dahil magpapasko. Nagsama-sama kasi. So, umibigat po ang trapiko sa Manila. Seasonal. Dahil, nakita nyo naman, Amantago, medyo maluwag naman ang Manila, tolerable ng traffic. But nowadays, traffic ang Manila. And I think it's not only in Manila. Because of the season. But what he did, has no justification. Kung mapapanood yung kaya ako napasugod dito, kahit madaling araw na, galing ako sa iba't ibang parte ng Manila. Gusto ko siyang ma-meet eh. Dahil para sabihin sa kanya na hindi siya welcome sa Manila. Nung napanood niyo po yung video yon, ano po yung naging reaction niyo? Eh, naawa ko doon din siya. Alam mo yung kapit niya? Hindi na yung kapit para hulihin siya. Yun yung kapit na para iligtas niya ang kaligtas, para iligtas niya ang sarili. Proteksyonan niya ang sarili. Kaya makikita mo yung kapit. Hindi, winasiwas pa nito. Talaga ito ay may criminal mind na patayin ito. O saktan. At the very least. Hindi ko pinalalagpas. O ako naman, natutuwa. Dahil na ito mga to, maliliit ang sweldo nito. Ang MTPB. Maliliit ang sweldo niyan. Bagamat maliit ang sweldo nila, gusto nilang baguhin ang imahe nila. Kasi hindi mo naman masisisi ang taong bayan dahil traffic talaga eh. Kaya araw-araw na umubula ang bibig ng mga tao sa kanila at naliligo sila ng mura. Pero despite of that, nakita nyo yung kanyang pagpupursige na ipatupad yung tama sa isang taong nagkamali. Diba? Kaya ang panawagan ko, wala pong buting idudulot ang init ng ulo sa traffic. Eh, natatawa ko dito. Naka-afford magkotse. Hindi kaya magbayad ng penalty. Magkano lang po sana yung penalty? Kung sakasakali, ano ba penalty nito? Ano ba ang violation? Disregarding lane. O disregarding lane. ₱5,000 lang yun. Kapalit naman. Mas mahal pa yung ibabayad niya sa abogado niya. Pero sa ₱5,000, kaya niyang pumatay ng isang enforcer. Alam mo yung sinasabi niya na bigla, kung nabigla ka, mga siguro mapagbibigyan ko 2 meters, 3 meters eh. Nagkatakbuhan. Hindi, ilang kanto nilikuan nito eh. Talaga ito, sukdula na nagpaplanong saktan yung aming MTP. O dili kaya, baka nasa isip niya, mapatay niya at matakbuhan niya. Eh mabuti na lang itong presinto 3, yung mga pulis namin, headed by Colonel Magdaluy, na-entrap itong Tolongues at ito. Ito, tututukan namin ito. Iohoyo namin ito. Unless, magpareglo ito. Ewan ko sa kanya kung magpapareglo siya. Buhay niya. Kung hindi siya magpapareglo, tuloy ang kaso para ito magtanda. At huwag tularan ng sino man yung kanyang masamang gawain. Kasi buhay ng tao na pinag-uusapan eh. Kung may kamalian sila, kakastiguin namin. Eh, may batas naman eh. May complaint area sa MTPB sa pag-aabuso ng aming mga MTPB. Hindi perpekto yung aming mga enforcement unit. Meron yan mga ilan pa rin dyan na maaaring naliligaw ng landas. Pero ito yung maliwanag na isang MTPB sukdulan na hindi niya na isipin ang kaligtasan niya at buhay niya. Mapatupad lang niya yung alituntunin sa lungsod ng Maynila. Sa isang katulad nito na lumalabas sa labas. Kaya, anyway, what we're gonna do, we're just gonna file cases against him. Pasinin mo. Diba? Eh, ako naman o, sana, huwag po tayo magpabigla. Lalo lang pong gumugulo at ayan, ang kakainapan na.
Ipipilitin namin mag-gobyerno, wala kami kokonsyentehin sa aming mga MPPB kapag sila'y nagkamali. One strike policy kami. Pero pagka natutuwa nga ako sa mga netizen ngayon eh, dahil pinipicturean nila yung MPPB kahit nasa ulan, nasa gitna ng araw. Kaya lang talaga may mga bagay na hindi na nila kayang i-resolve dala ng volume at maaari na rin na sa ilang medyo hindi magandang pag-uugali ng ating mga driver katulad nito. Maraming factor eh. But the simplest way to help the government, which I'm asking, eh sana makisuyo lang kapag nasa Maynila kayo, eh tulungan niyo po kaming sumunod kayo ng pusa. May police o wala, may enforcer o wala. Huwag na po natin hanapin yung dahilan na yung enforcer nakatago sa ilalim ng puno. Kasi nakatago man siya hindi, kung wala kang nilalabag, wala kang, walang sita sa iyo. Eh sila naman, lagi ko silang pinapaalalanan, nabigyan ng dangal yung ID nila. Ito'y tanda na sila'y bahagi ng pamahala. Sana mabigyan nila ng dangal. Sa pagbibigay nila ng dangal dito, eh pagbibigay din niya ng dangal sa pamilya niyo. Yun lang ot, eh sana wag na humaulit. Huwag niyo patutularan ito. Hindi po maganda. Sana maging ligtas tayong lahat. At habahan natin ang pasisya ngayong Christmas season. Lord Mayor, kumusta po yung pag-inspect nyo around Manila? Okay naman. Hoping that Ilaya will be finished tonight and portion of M. De Santos up to Tabora will be finished tonight. We visited the Jones Bridge also. Catching up with our declaration ng dapat matapos on the 24th. Matapos yung doon sa Calabash, sa may balik-balik, yung isang park, inner city, binuksan na rin natin, umaliwalas naman. Tapos nag-ikot ako, marami ako nakita ang kalye na walang mga bata, except those mga batang may kasamang magulang. Pero so far, naging subdivision ng Maynila sa gabi. Wala talaga yung mga minoridad. Yan naman, ipinagpapasalamat ko sa mga barangays. Ipinagpapasalamat ko sa mga magulang. Kasi kami naman walang intisyon na masama sa anak ninyo. Kundi mailigtas lang sila sa kapahamakan. Ipinagpapasalamat ko sa mga pulis, ni General Balba, sa pagpapatupad ng 8547 at 8243 at 5555, yung drinking in public places. These are all prohibited acts. May regulated yan, no? Sa ating lungsod. Sana po, sundin ang ating mga kababayan. Para sa kanila rin, kaya din yung kanina, sa balik-balik ako, matiwasay. Matiwasay yung komunidad. O hindi ba dapat ikalugod natin yun? Panatag tayong matutulog sa lungsod ng Maynila na merong namamahala. May nag-gobyerno 24 oras. May gobyerno na sa Maynila. So far, so good, and I hope people will continue to help us, people continue to participate. Ngayon, kanina may nakita ako sa Quiapo, nadaanan ko. Yung kanilang mga basura ngayon, nandun na sa sako, nasa sisidlan, nakabalumbon. Yun ang tama. Para pagdating ng truck o ng DPS, di ba? Department of Public Service, di ba? Hindi yun. Tampot pukol sa loyo. Tampot pukol sa loyo. Meron pala yung senior. Kasi mas mabilis. Pag mas mabilis nakuha ng truck ng basura ang basura, mas mabilis na makararating sa susunod na bahay, sa susunod na kanto, at sa ikalawang kanto, at sa susunod na barangay. Di walang mababalam. Pero yung kung papalahin pa namin, may tatapon, uhugasan, babaho, and so on. Siyempre, mababalam ang lahat. Pag nabalam naman, may matatambakan. Kaya yung simple na pakikiisa, malaking ba? Nakita ko kanina, inikutan ko. Nasa Quiapo ako. Okay naman. Dapat manatiling ganoon. Kasi, ano eh, ang kaya mo, yung isang nakita ko doon sa
Muslim area na basura o nawala kanina. Diba last week na check natin. O kita nyo, sino ang umaliwalas? Komunidad ninyo. Doon sa barangay nila, Chairman Sharif. O sino makinapag? Mga tao taga roon. Ayun naman eh, para talagi sa taong pala. Wala tayong gagawin kundi para sa iyo. Ang argabyado lang dito talaga, pahabaan tayo ng bitamina. So, that, we really have to, you know, at least, I hope God will give me enough strength and emotional understanding of this situation. May awa naman ng Diyos. May awa naman. Basta hindi ko tayo bibitaw. Walang bating panimula dito. Hanggang sa lagda ito. Mahaba pa papayin. Kaya sana naman, sana naman. Kaya sana lang. Basta huwag yung totoo lang. Side view pa. Pogi. Diba pogi aso? Salbay. Pero pag nakita nyo talaga yung video, maawa ko ako magulang nito eh. Diba ginanyan yung anak mo. Nagsisikap lang, sumweldo. Magkano sweldo mo? 6,000 lang, di ba? 6,000 na sweldo nito. 400. Para lang malaman ninyo. Hindi biro ang sakripisyo ng mga yan. So, it's unfair. Ako, basta may nangapis sa lowly employee, hindi ko... Sa pagkalahatan, for that matter, mas may pagtingin lang tayo sa maliliit. Mas may pagkalinga lang sa mas maliliit. Binibilit natin maging makat. May awa niyo. Thank you for your... Thank you, ha? Thank you. Okay. Lam na this. Ayun. Ingat kayo. Dito ako nakulong. Alam niyo ba dito ako nakulong? Bingo. Ano? 1602 ba? Bingo. 1602. 1602. Hindi 1602. Nahoyo ako eh. Kaya dati pa akong mayor. Dati ka pa. Mayores. You're our pioneer. Release flagon. Ang na-release naman ako. At napatunayang walang sakit. Walang gamit. Walang gamit talaga. Oh, ito ay. Nahoyo ako rito. Oh, dito ako magdamag. Kasama ko yung mga kusyal ng 3rd District. Kaya sabi ko sa mga Palongas eh, oy, sa labas, Vice Mayor ako ha. Dito, Mayores ako. Sige, saglit lang. Usap lang. Yeah.